Hello guys, welcome back again to my channel, John Mark Charisma. Ayan. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And don't forget to hit the notification bell para kung may bago po akong i-upload, is ma-update po kayo. Salamat po. For this video, gagawa ko ng isang tutorial at ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply sa Google AdSense step by step. Ayan. So bago natin simulan yan, intro muna tayo. The terror begins again. So, itong video na to is para sa mga nag-YouTube na ang kanilang YouTube channel is malapit nang ma-monetize. At hindi nila alam kung paano mag-apply, ano ang gagawin kapag malapit na ma-monetize ang inyong channel. So, syempre, bago tayo makapag-apply sa Google AdSense, may requirement sa atin sa YouTube na dapat ma-reach natin yung 1,000 subscriber and 4,000 WH. So, kapag na-reach na natin yung requirements ni YouTube, so, makaka-receive tayo guys ng isang email which is ito na eligible na tayong makapag-apply sa ating Google AdSense. So, ayun, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano yung ginawa ko. So, itong video na to is based on my experience nung nag-apply ako at ngayon na isa ng ganap na monetize channel ang aking YouTube channel. Salamat sa inyo guys. So ayun guys, kung may makita na rin kayo na lumabas na Google Ads dyan, eh baka naman. Huwag ganun munang skip eh. thank you. So ayan, start na natin kung paano yung ginawa ko nung nag-apply ako. So tara, papakita ko na sa inyo yung mga pinilapan ko. Ayan. So ngayon, start na natin kung yung pag-apply natin. Punta tayo sa YouTube. Ayan, open natin sa YouTube. Then, punta tayo dito sa ating profile. Ayan. Click natin yan. Then, punta tayo sa ating channel. Ayan. Tapos, punta naman tayo sa YouTube Studio. Ayan. Puntahan natin yan. Ayan, nandito na tayo sa channel natin, di ba? Ayan. Nakikita yung YouTube Studio. Click natin sa YouTube Studio. Ayan. So, ayan. Nasa loob na tayo ng YouTube Studio. Kita niya yung YouTube Studio ko. Ayan. Hindi pa siya monetized. Then, punta tayo dito sa monetization. Click natin yan sa left side. Ayan. Then, ayan na. Makikita mo yung grow with you with YouTube. Ayan. So, ngayon guys, na-reach ko na yung 1,000 subscriber and 4,400 43 na yung aking watch hour. So, ano na. Eligible na siya na makapag-apply. So, click na natin itong apply now. Ayan. So, ayan na yung ano. Diyan na papasok yung step by step. So, meron siyang step 1, step 2, and step 3. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, sa step 1 yan is review partner program terms. So, start natin yan. So, ayan lang naman is more on na terms and condition. Ayan, may babasahin lang tayo dyan. I-review lang natin yan. Kung ano yung mga terms and condition ni YouTube. Ayan, so, kapag nabasa na natin and click lang natin yung nasa box niya, yung I accept the YouTube partner program terms. Ayan, click natin siya. Ayan. Then, kapag na-click natin yan, may nalabas na yung accept and terms. Ayan. Click natin siya. Then, okay na yung step 1 natin. Ganun lang yung processing ng step 1 niya. Kung makikita natin dito sa step 1, meron na siyang done. Ayan. So, means tapos na natin yung step 1. So, lipat naman tayo dito sa step 2. Sign up for Google AdSense. Ayan na. Ayan na tayo mag-sign up ng ating Google AdSense. Ayan. So, click natin yung start. Ayan. So, meron siyang verify it's you. So, may kailangan lang tayo ditong i-verify. So, click natin yung proceed. Ayan, proceed natin siya. Then, i-confirm lang natin yung ating password dito, yung email natin. So, naghahanap si YouTube ng confirmation ang tayo talaga or sa atin talaga tong account na to. So, ayan. Ano lang natin? Confirm lang natin yung account natin.
Ayan, i-login lang natin dyan. So, next tayo. Ayan, so another verification again. So, nakalagay dyan is verify it's you. There is something unusual about your activity. For your security, Google wants to make sure that's really you. So, ayan, may mga choices dyan pagpipilian para makonfirm natin na sa atin talaga tong account na to. Ayan, pili lang tayo dyan. So, ako yung pinick ko dyan is yung Samsung Galaxy A71. Ayan, so, hintay-hintay lang tayo ng confirmation na lalabas sa ating computer and sa ating gadget na pinili. Ayan, so, hintay lang ako ng message ni Google. Ayan, nag-confirm na siya. So, kailangan lang nating i-confirm dun sa ating cellphone. May verify lang natin. Ayan, may lumabas na number. So, okay, verify lang natin sa phone and okay na yon. Ayan, nag-processing siya. So, ayan, okay na siya, na-confirm na siya. May lalabas uling another step to confirmation dyan. So, meron na naman tayong question dito. Ayan, may tinatanong lang siya kung may account na ba tayo before. So, sagutan lang natin yon. Then, continue lang natin yan. Ayan. Then, another confirmation again. Choose an account. So, choose natin yung account natin na ginagamit kay YouTube. Ayan. So, click natin yan. Then, ayan na si Google AdSense. Ayan. So, meron dyan. Arabic English. So, English tayo. So, may lumabas na your Google account is missing your date of birth to proceed. Please update your details. Sure, and try again. So, kailangan lang natin i-fix yung ano, yung details natin. Ayan. So, may na-missing pala ako nung sa Google account ko. Wala pala akong birthday na nailagay doon. So, kung yung sa inyo is may lumabas din na ganan, kung ano yung kulang, i-fix lang natin para makapasok tayo kay Google AdSense. Ayan. So, pilapan lang natin yan. Ayan, may birthday na. So, confirm lang natin yung birthday natin. Yung na-missing ko kasi yung birthday ko eh. Hindi ko siya nailagay before. So, ngayon, kailangan ko siyang i-fix. Ayan, fix lang natin. So, ayan na. Ayan na yung personal information ko. Lalabas yan. Kita natin. Okay na siya. May name, birthday, gender. Ayan, ganun din ang lalabas sa inyo kapag nag-apply kayo. Kailangan yung contact number. Then, step 2 na agad ulit tayo. Balik tayo sa step 2. Ayan, confirmation again. Choose an account. Click ulit natin yung account natin. Then, lalabas na ulit si Google AdSense. Ayan na, nakasign up na tayo sa kanya. So, may mga question ulit dito. Ayan, your website. Nakatanggyan na siya. Nakalagay na. Then, so, ayan, click lang natin yung mga dapat nating i-answer dito. Ayan, get more out of AdSense. Yeah, yes lang natin yan. Ayan. Then, yung next question niya, select your country or territory. So, ayan, click natin yung country natin. So, ayan, yung second question, select your country. Ayan. Hanapin lang natin yung Philippines. Ayan, so, ayan yung Philippines. Click natin sa Philippines. Then, step 3, please review and accept our terms and condition again. Ayan, read lang natin. Basahin lang natin yung terms and condition again ni YouTube. So, kapag nabasa na natin yan, naunawaan natin kung ano yung nasa terms and condition. Ayan, click lang natin yung box. Yes lang. Then, create account. Ayan. Ayan na yung account natin. So, meron ulit dito tayong pipilapan kay Google AdSense again. Ayan na. Ayan yung makikita natin. Get started tayo. Click natin yan. Get started. Another form. Yung mga kailangan lang nating pilapan dito is name, address, postal code. So, syempre, kapag magpipilap tayo nito, yung mga ilalagay natin dito is tama. Lalong-lalo na most important is yung pangalan natin. At syempre, most important talaga dito is yung address para kung sakaling padalhan na tayo ni YouTube ng PIN is marireceive natin ito. So, ayan.
kailangan lang natin siyang pilapan. Ayan, so napilapan ko na yung sa akin. Ayan, nilagay ko yung address ko, yung pangalan ko, postal code ng lugar namin. Ayan. Okay na siya, napilapan ko na siya, kompleto na siya. Ayan na siya. So, kailangan na natin siyang i-submit. Ayan. So, kapag na-submit na natin siya, ito naman yung lalabas. Redirecting you to your host. Ayan. So, click lang natin dyan yung redirect. Ayan. So, ayan na. Sabi sa step 2, in progress na yung ating application. Ayan. So, guys, yung step 3 nito is under review na tayo. So, wait na lang natin yung email ni YouTube. Ayan. A few moments later. So, ayan guys, after one day na paghihintay, naka-receive na tayo ng isang email galing kay YouTube. At ayan, kinokongrats na niya tayo. Ayan, acceptable na ang apply natin. So, open lang natin YouTube Studio natin. Ayan, makikita natin manage video. Ayan, kung makikita nyo yung mga videos natin, is meron na siyang mga dollar sign. Kailangan lang natin gawin, i-on natin lahat yan. So, means, is monetize na yung ating channel. So, ayan, kailangan lang natin i-on yung dollar sign, monetization, para dyan na pumasok yung revenue ng ating mga videos. Ayan, click lang natin, i-on lang natin siya, para magkaroon na tayo ng ads or advertisement ang ating mga video. Ayan, click lang natin, on lang natin siya. Ayan, on lang natin lahat ng mga videos natin. Ayan. So guys, after natin ma-on lahat ng mga dollar signs sa ating mga videos, kung inaakala natin na papasok na agad yung mga commercial or Google advertisement sa ating mga videos, is hindi pa po. Hindi pa agad-agad papasok iyon. So itong experience ko dito, after ko ma-on lahat ng videos ko, is 30 minutes bago ko nakita o nag-start yung mga AdSense na pumasok sa mga videos ko. At nag-start yon sa mga lumang videos ko, doon ko nakita yung mga AdSense na unang pumasok. So, hintayin na lang natin guys kung kailan malalagyan lahat ng AdSense or advertisement yung mga videos natin. Hintay lang tayo ng mga ilang oras or ilang araw bago makompleto o malagyan lahat ng advertisement ang lahat ng videos natin. Ayan. So, ayan guys, nakikita nyo yung monetization ko. Ayan na. Kita nyo, nagbago na siya. So, means a monetized channel na tayo guys. So, ganun lang. So, sana na sundan nyo yung step by step na ginawa ko sa pag-fill up or pag-apply sa Google AdSense bilang isang monetized channel na. Ayan. So, guys, thank you for watching dito sa aking ginawang video. So, sana masundan nyo to. Salamat guys. God bless sa inyong lahat.